Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Caught on Tape. Bahay ng Madre. Ang unang video na aming itatampok ay nanggaling sa YouTube channel ni CreepyGhost03. Siya ay isang bagong paranormal hunter kung saan nililibot niya ang iba't ibang mga nakakatakot na lugar sa Mindanao. Pinuntahan niya ang isang lumang abandonadong bahay na malapit sa tulay na pagmamay-ari daw ng isang yumaong madre. Madilim at nakakatakot ang paligid. Walang kailaw-ilaw ang mga kabahayan at mas pinalalim pa ang kaba ni Creepy Ghost ng bahagyang umulan sa paligid. Nang pinasok niya ang bahay ng madre, ito ang kanyang nakita. So pasok tayo dito mga canter. Ayan. Ano yan mga canter? Ano yan mga canter? Yan! Wow! Oh! Oh, may tao dito mga canter. Sino ka po? Sino ka? Saan ka pupunta? Hoy! Malinaw na madidinig na sinabi ni Creepy Ghost na may tao mga ka-hunter nang makita niya ang isang figura na naka-robe at naka-maskara na nakasilip sa bintana. At paglabas niya, ito naman ang nangyari. Mag-hunter, nakatakot mag-hunter. Dito tayo mag-hunter. Ayun mag-hunter. Ayun. Ayun mag-hunter, ayun. Ayun, saan yan pupunta mga canter? Saan yan pupunta mga canter? Mga canter! Ano yan mga canter? Ano yan? Saan yan pupunta mga canter? Saan yan mga... Hallelujah! Yan mga canter! Ayun mga canter! Tingnan nyo mga canter! Tingnan nyo! Pumasok mga canter! Pumasok mga canter! Pumasok mga kanter, ayun. Pumasok sa abandonadong bahay. Ayan, tingnan nyo mga kanter. Ayan mga kanter. Parang madre mga kanter. Ayan. Makikita ang isang tao na nakadamit na parang madre ang naglalakad papunta sa isa pang bahay. Nang biglang may mangyari na kakaiba kay Creepy Ghost. Biglang namilipit sa sakit ang kanyang likod dahilan para mawala ang focus ng camera sa sinusundan nitong animo madre. At nang pagharap ng kanyang camera, ito na ang nakita niya. Ito muna. Makantir. Ayan. Ayan makantir. Tingnan nyo makantir. Ayan makantir. Napatakbo na lamang siya sa takot nang makita niya ang tao na papalapit sa kanya. Mas nakakatakot pa to sa multo. Dahil ang tao, pwede ka talagang saktan. Naalala ko bigla ang movie ni M. Night Shyamalan na The Village. Kung saan may nananakot at paniniwala ang villagers na may forest creature para panatilihing tahimik at katakutan ang kanilang village. Kayo na ang bahalang humusga. The Couch, The Train Passenger. Alex Calvo is Haunted. Yan ang pangalan ng TikTok profile ni Alex kung saan idinodokumento niya ang iba't ibang haunting sa loob ng kanyang pamamahay. Narinig lang niyang bumukas ang pinto sa isa sa mga silid ng bahay kaya naisipan niya agad buksan ang camera at kuhaan ang kaganapan. Matatandaang na-feature natin ang isa niyang video sa previous episode kung saan inaakala niyang great-grandfather niya ang nagmumulto sa bahay. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Check na hindi niya kamag-anak ang kung anumang naglalagi sa tahanan niya. At ngayon, ito ang nangyari. May napansin ka ba sa nakuha niya? Kung babagalan ng video, baka meron. Tumitig ka sa couch na nasa sala ni Alex. Hati ang opinyon ng mga TikTok viewers dito. Maraming nagsasabing mayroon silang aninong nakikitang nakaupo sa couch. Mayroon din namang itinatangging may nakaupo rito.
Ngunit maitatanggi mo bang may nakaupo kung kitang-kita ang forma ng nilalang na ito? Kumpirmado, Alex Calvo is haunted. Pakinggan pang maigi bago matapos ang clip. Isang growl o pag-angil ng maririnig, tila ba galit na galit o kaya handang umatake. Ngunit dito na natapos ang clip, ano sa tingin mo ang nilalang na nananahan sa bahay ni Alex? Kayo na ang kumusga. Ini-upload ni Fernando Victor Olive sa TikTok ang video na ito kung saan sinusundan niya ang mga katrabaho na nagroronda sa istasyon ng tren para tignan kung may mga kabataang napariwara ang tumatambay rito. Ngunit hindi yon ang nakuhaan ng video. Nahagip na ba ng paningin mo? Panoorin ang buong clip. Nakita mo na ba? Pagdaan ng camera sa isa sa mga tren, nalinga ito sa may pinto. At sa bintanang nasa pinto ng tren, isang maputlang-maputlang nilalang ang nakadungaw at animo nagmamasid sa kanila. Mabilis lang itong dinaanan at hindi naman sila ginambala. Still, nakakatakot pa rin malamang pati ang pampublikong transportasyon ay infested ng paranormal energy. The Church Pianist. Isinuggest ito ng kagoosebumps na si Joshua Caballero, isa sa mga found footage na hindi na matrace back ang pinanggalingan ng mapapanood natin ngayon. Ngunit ini-upload ito ni Forerunneral sa YouTube na siyang maaaring nakarecover sa footage. Dalawang magkaibigang lalaki ang makikita sa video. Naglalakad-lakad sila sa kakahuyan nang meron silang madiskubre. Isang abandonadong simbahan sa gitna ng kagubatan, hindi nila mabuksan ang backdoor nito. Ngunit gaya ng maraming simbahan, malamang ay may front entrance ito. Kaya hinanap nila nang matagpuan ang isa pang pinto. You ready? Shit, I almost fell. Is it unlocked? I don't know if it's unlocked or not. Holy shit. There's a door open there. Oh my god. Holy fuck. It's like freezing in here, like a cold spot or something. Holy shit, look at that piano. That piano gets scary as shit. Tuluyan silang nakapasok sa simbahan. Dito una nilang napansin ang abandonadong piano bago patuloy na naglakad upang imbestigahan pa ang loob ng simbahan nang makapasok sila sa likod ng simbahan. Oh my god, turn the light. Bigla-bigla na lamang maririnig sa buong simbahan ang pagtugtog ng piano sa entrada nito. Talagang nakakapangilabot ang tunog. Aakalain mong may misa habang may patay. Agad tuloy na taranta ang magkaibigan. Nasa kabilang silid lang ang kung anumang tumutugtog sa piano. Siyempre, na-curious sila, ngunit di sila maaaring magpakita basta-basta. Sinilip nila ang kabilang silid. Should we stay in here for a second? Yeah. We gotta stay. Isang nakatalukbong na figura ang makikitang tumutugtog sa piano. Itim na itim ang telang nakatalukbong rito. Nataranta lalo ang dalawa. Pakiramdam nila, di sila makakalabas ng buhay sa simbahan. Pero hindi maaari, kailangan nilang tapangan. Ito ang ginawa nila. I want to see my mama. All right, go. What do we do, dude? We gotta make it run. Oh my god. Oh my god, holy shit. Nalagpasan nila ang hooded figure na tumutugtog ng piano. Nakalayo sila rito at sa simbahan nang mapagod sila sa kakatakbo. Nagpahinga sila at napag-usapan ang kanilang nakita. Paglingon. I don't know what to do. Muli nilang nakita ang pianista. Tumakbo sila muli at tila nasira ang feed ng camera. Posibleng nabitawan nila ito o may kung anumang puwersang nag-interfere sa recording. Ito na rin ang huling pagkakataon
na nakita ang dalawang lalaking ito among the crowd ang nawalang apo. Ipinadala sa TikToker na si Mafayori137 ang video ng inyong masasaksihan. Footage ito sa isang pista sa Africa kung saan may kakaibang napansin ang sender. Sa unang tingin, maaaring wala kang mapansin, lalo na kung sa acrobat ka nakafocus. Ang kailangan mong makita ay isa sa mga nanonood sa pista. Wala ka bang napapansin kakaiba? Nakahalo sa crowd ang isang katakot-takot na imahe ng matandang maputlang-maputla at puti ang mahabat buhagag na buhok. Mukhang mangkukulam. Malalim na malalim at itim ang mga mata nito. Nakakapangilabot. Ngunit ang nakapagtataka, paanong walang nakapansin rito? Naalala ko tuloy ang mga mambabarang, mga nilalang na higit pa sa mangkukulam. Kaya nilang kontrolin ang katawan ng tao at kaya rin nilang magbalat kayo. Magmukhang invisible o itago ang presensya nila sa mga tao. Posible kayang di man makita ng tao. Mahahagip naman ng kamera. Ito naman ang nasaksihan ng Italian Ghost Hunter Team na PIT o Paranormal Investigation Team. Nang libuti nila ang isang tinaguriang Devil's House. Sa bahay umanong ito na wala si Lucia, ang apo ni Esperanza, ang matandang in-interview ng team. Ayon sa kanya, lilipat sana sa Canada sa Lucia bago tuluyang maagang nawala sa piling niya. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, malakas ang kutob nilang demonyo o manuang kumuha kay Lucia at ikinulong ang kaluluwa niya sa lumang bahay. Mapapatunayan ba ng PIT ito? Ito ang mga nangyari sa kanilang eksplorasyon. C'è. Isang marahang bulong ang narinig nila sa paglilibot sa bahay. Mukhang bulong ng isang babaeng sinusubok makipag-communicate. Maaari nga bang si Lucia ito? Attenzione. Non è una cosa bella. Vedrete. Non è eclatante poi. Vedrete. Poi non è eclatante. Non eclatante, nel senso che non mi, io non penso che mi faccia. May kakaiba ring makikita sa bahaging ito ng video. Titigang maigi ang bintana sa kaliwang bahagi ng babae. Napaglalaroan lang ba tayo ng ating paningin o tila may figure ng babae ng white lady ang makikita sa likod ng bintana? Ano ang tingin ninyo? Aparisyon nga ba ito ni Lucia? Demonic Office. Makikita natin sa video si Cody Aaron. Ipinapaliwanag niya sa TikTok video na ito ang iba't ibang mga kagamitang di umano ay haunted. Dahil ang opisinang pinapasukan niya ay di umano infested daw ng isang demonic entity. Habang patuloy siya sa pagpapaliwanag. Tomorrow maybe, and we'll see what... Okay, so I'm the only one here right now, and the door just closed on its own. Biglang sumara ang pinto sa likuran niya. Napatigil tuloy sa pagsasalikta si Cody para i-check ang silid, ngunit wala siyang natagpuan. Lingid sa kaalaman niya, sa simula pa lang ng pagpapaliwanag niya, makikitang may isang pale figure na nasa likod niya. Nasa silid kung saan kusang nagsara ang pinto kanina.
Mukha itong nakatitig ng masama sa camera at kay Cody, ngunit wala siyang kamalay-malay. Narito ang pagpapatuloy niya sa imbestigasyon sa opisina. Okay, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Okay. I'm going over. I have to see what this is. See? And look, here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion detection. Look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. Okay, yeah, I'm gonna need Eric's help for this. I'm not gonna do this by myself. I promised him that I would do this, but there's gonna have to be more people here besides me. Tama si Cody, hindi niya mahaharap ng mag-isa ang kung anumang naroroon. Ikaw, kakayanin mo ba? Sana'y kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.